Kumusta mga brad? Pag-usapan natin ang ginawang artificial island sa Dubai na tinawag na The World Islands. Alamin natin kung bakit ito inabandona. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Dubai ay kilala bilang isa sa pinakamagandang syudad sa buong mundo. Noon, ang Dubai ay maliit lang na bayan sa gitna ng disyerto. Pero nabago ito at naging maunlad na syudad. Kilala rin ito sa ilang malulupit na construction projects. Isa na nga rito ang kakaibang proyekto na artificial man-made islands. Ang The World Islands ay grupo ng mga isla na may kabuuang development cost na aabot ng $14 billion. Matatagpuan ito sa Persian Gulf na may 4 na kilometrong distansya mula sa United Arab Emirates. Ang World Islands ay binubuo ng 300 na isla na may hugis na kaparehas sa mapa ng mundo. Ang bawat islang ito ay pinangalan mula sa iba't ibang bansa. Ito ay pilinano na maging tourist spot ng Dubai. Gayunpaman, hindi natapos ang proyektong ito at tuluyan ang inabandona. Pumatok sa Dubai ang real estate noong early 2000, kaya naisip nila na magtayo ng artificial coastal island sa baybayin nito. Ang kumpanyang nag-develop ng proyektong ito ay ang Nakhil Properties. Ang Nakhil Properties ay isang real estate developer company na pagmamay-ari ng gobyerno na siyang nasa likod ng pag-develop ng coastal line ng Dubai sa loob ng 2 dekada. Ayon sa naunang plano, 3 grupo ng isla ang gagawin na hugis palm tree. Ito ang Palm Jebel Ali, Palm Jumeirah at ang Palm Dera. Kalaunan, dinagdag ang The World Islands. Katunayan, balak pa nga sana itong dagdagan ng The Universe na binubuo ng hugis araw, buwan, mga planeta solar system at Milky Way sa palibot ng The World Islands. Kasama rin sana sa plano na maglagay pa ng grupo ng mga isla sa tabi ng Palm Jebel Ali na tinatawag na Dubai Waterfront na kahugis ng Crescent Moon at Bituin na importanteng simbolo ng Islam. Ito sana ng mega project na ito ang magsisilbing pinakamalaking man-made development project sa buong mundo. Ang construction company naman na magiging in charge sa paggawa ng mga isla ay ang Van Oord at Boskalis na Dutch company. Ito rin ang kumpanya na gumawa ng Palm Jumeirah. Sinimulan ang construction sa The World Islands noong taong 2003. Ang mga islang ito ay plano na tayuan ng mga residential houses at iba pang mga gusali na gagamitin pang komersyal. Para maka-access ng kuryente, plano itong instalan ng electric cables na patadaanin sa ilalim ng karagatan. Inaasahan na ang proyektong The World Islands ay makakapagatid sana ng malaking kita sa Dubai. Ang bawat isla ay may sukat na area na nagre-range mula 23,000 hanggang 83,000 square meters. Merong 50 to 100 meters ang distansya ng bawat isla. Natapos buuin ang 300 na isla sa The World Islands. Ang ginastos sa bawat isla ay aabot ng $15 million para sa maliit na isla at aabot naman hanggang $50 million para sa isang malaking isla. Ang kabuuang area ng The World Islands ay may sukat na 5,500 na hektarya na pinalilibutan ng oval-shaped na breakwater. Ang The World Islands ay ginawa at nilaan para sa mga sobrang yayamanin ng mga nilalang na gustong bumili ng sariling isla, tulad na lang ng mga politiko, international celebrities, mga negosyante at royal families. Nung pagpasok ng taong 2008, buwan pa lang ng January, halos nasa 60% na ng isla ang naibenta na. Katunayan, nabalita na nakabili ng isla sina Brad Pitt at Angelina Jolie at nabili nga nito ang Utopia Island. Maging si Lindsay Lohan na Hollywood actress ay nag-invest dito. Pero bakit nga ba sobrang mahal ng isla sa The World Islands? Actually, hindi kasi basta-basta ang pagbuo sa mga islang ito. Kinailangan pa ng 321 million cubic meters na buhangin para sa land reclamation. Bukod pa ang 34 billion toneladang bato na itatambak sa mga isla.
sa kaparehas na taon ding yun, taong 2008, nagkaroon ng problema. Ito yung time na dumanas ang buong mundo ng tinatawag na global financial crisis. Siyempre, apektado ang lahat. Maging ang industriya ng real estate ng Dubai ay bumagsak din. Kaya, napilitan ito na ipatigil ang pag-develop sa lahat ng kanilang mega projects, kabilang na ang mga isla ng Palm Jebel Ali, Palm Dera, at ang The World Islands. Lahat ng site construction sa proyektong ito ay itinigil nang wala sa oras, bagamat 60% nang naibenta sa mga isla. Karamihan din sa mga nakabili ay naapektuhan din ng financial crisis. Dahil dito, hindi na talaga naipagpatuloy ang proyekto at nakatenga na lang ang mga islang ito. Dahil sa tagal na pagkakaabando na sa The World Islands, unti-unti na nagko-collapse ang mga isla. Kaya ang mga investors ay sobra talagang problemado. Halos siyam lang ang na-develop sa 300 na isla. Isa na rito ang Lebanon Island na may sukat na 1.5 hectares na area. Ito lang ang nag-iisang isla ngayon na ginawang commercial area at ginagamit sa mga public parties at private corporate event. Matapos ang global financial crisis, nakabawi naman agad ang Dubai. Ang mga investors ay nagsidatingang muli at nagsimula ng mga panibagong proyekto sa syudad. Taong 2011, nagkaroon ng refund sa mga bayar ng isla sa Palm Jebel Ali dahil hindi rin naman ito natapos i-develop. Ang Palm Dera naman na nasimulan na ay nagkaroon naman ng rebranding. Pinalitan ito ng Dera Islands at pinagpatuloy ang pag-develop sa mga isla at tinatayuan na ng mga malls, buildings, highways at balak gawing shopping streets. Habang ang The World Islands ay tuluyan na talagang abandonado. Ang The World Islands ay hindi na talaga natuloy ang pag-develop at hindi na nabigyan ng pansin dahil wala nang investors ang gustong sumugal sa proyektong ito. Marami rin kasing concern sa sitwasyon ng proyektong ito pagdating sa environmental issues. Tulad na lang kung kaya nga ba talagang magtagal ng mga islang ito, eh lalo na ngayon na malinaw na nakikita ang unti-unting pag-collapse nito. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.